Lahat at pagdakila ay sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Ganon din po ang aking dobling paggalang at pagbadit din po sa ating beloved Honorable Pastor Willie Estrada Almeda. Ganon din po sa mga beloved children. Una po ako ay nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus dahil ako po ay 21 years na po na naglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Dahil po yan sa ating panalangin ng ating mahal na pastor, kaya patuloy po akong pinangahawakan ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Ngayon po, ibabahagi ko po ang lahat ng kabutihan at himala ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus sa aking buhay. Ang una ko pong ibabahagi sa inyo ay ang isang himala na tunay na kumilos ang ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Ako po ay nagkaroon ng karamdaman sa gallbladder ko po. Ang gallbladder ko po ay nagkaroon ng multiple gallstone po yan. Ngayon po, one time po talagang, noong una hindi ko pa po alam na yan po yung sakit ko. Ang nararamdaman ko lang po ay masakit ang tiyan ko. Ngayon po dahil sa sobrang tagal na po ng paghihirap ko, ilang oras na po ako naghihirap na halos hindi na po ako pinapatulog, sumisigaw na po ako sa sobrang sakit, halos gumulong na rin po ako sa loob ng aking kwarto, sa aking kama. Ngayon po, nagtatalo po na ang aking beloved loved ones, gusto po kanila po kasi akong ipa-check up. Ngayon po talagang kahit pa-check up po, sa totoo lang ayoko po kasi talaga po nananatili ang turo at aral ng ating pinakamamahal na Mama Dear na ultimong check-up ay huwag gawin dahil higit ng mahal na Panginoon na nakakaalam na kung anong karamdaman. Ngayon po, para maiwasan na lang po ang pagtatalo ng loved ones ko, pinagbigyan ko po. Pero hiniling ko sa kanila, hanggang check-up lang ako, wala nang gagawin sa akin. Ngayon po, ang sabi ng doktor, yun nga po daw na meron nga po daw bato ang aking abdo. Kailangan ko po daw ng immediate operation. Kailangan po daw na mag-desisyon ka agad ako para maisagawa ang operasyon ko. Ngunit ang sabi ko sa doktor, Doc, hindi po ako magpapa-opera. Tinanong niya ako, bakit hindi ka magpapa-opera? Naiintindihan mo ba yung desisyon mo? Opo, sabi kong ganon. Nagpakilala po ako na taga Jesus Miracle Crusade International Ministry ako. Born again po ako sa pangunan ng aming beloved pastor, Will Estrada Melda, na talaga pong itinuturo sa amin na exercise namin ang aming faith na talagang sa mahal na Panginoon magtiwala. Sabi ng doktor, kailangan mo talagang maoperahan. Sabi ko doon sa doktor, hindi po talaga ako magpapa-opera. Mamatay, mabuhay. Ipinagkakatiwala ko ang kagalingan ko at ang buhay ko sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus na walang higit na makapangyarihan na manggagamot kundi ang ating pinakamamahal na Panginoon Jesus po lamang. Ngayon po, umalis po ako sa ospital na yan, pero patuloy pa rin po ang aking paghihirap. Pero wala po akong ibang tinatawagan, kundi ang ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Patuloy po ako nagsusumamo, patuloy po ako nagmamakaawa sa Kanya, hanggang sa dumating ang isang araw na talagang kailangan po talagang mag-desisyon ako. Ngunit ang desisyon ko, dalin niyo ako sa fasting house, sa uyo. Sabi kong ganon, alam ko, mahal Panginoon, na talagang kikilos ka sa akin buhay. Dinala po nila ako sa fasting house. Ngunit nang dinala nila ako sa fasting house, talagang hindi ko na po napigilan na ipakita kung anong hirap na nararanasan, kung sakit. Talagang gusto na rin po talaga ng loved ones ko na dalhin po talaga ako sa ospital at gawin po ang operasyon na yan. Ngunit nagdesisyon pa rin po akong ayoko. Pero ang masakit po sa akin, ang decision po talaga ng loved ones ko ay ipa-opera ako. Sinundo nila ako sa uyo. Wala akong magawa. Hinang-hina ako. Halos kumapang ako noong mga panahon na yan. Mahal na Panginoon, tulungan mo ako. Wala akong lakas para lumaban po upang pigilan ang kagustuhan ng loved ones ko. Dahil nga po sa sobrang hina ng physical na pangangatawan ko, unti-unti nila akong inilalabas sa fasting house. Umiiyak ako sa mahal na Panginoon. Nagmamakaawa ako. Hanggang sa nadala nila ako sa ospital, sa isang unang ospital, hindi po nila ako tinanggap na kiknak. Operahan, hindi po daw ganun kaagad-agad. Hanggang dinala naman po nila ako sa ibang ospital. Ngayon po, wala po ako magawa. Under observation ako. Tinurukan nila ako, nilagyan nila ako ng dextrose, bukod po yun.
habang ini-injectionan ako dahil tinitingnan nila kung may allergy ako sa mga gamot. Hindi po ako nasasaktan sa turok ng injection. Kundi nasasaktan ako kasi hindi yun ang gusto ko. Sabi ko, mahal na Panginoon, ang sakit. Pero wala akong magawa. Hanggang sa nalagyan ng mga po ako ng mga dextrose at antibiotic. Talagang hanggang sa sabi ng doktor, hindi pwedeng alisin yan hanggat hindi nauubos ang antibiotic na yan. Hanggang sa naubos yung antibiotic, grabing-groging-grogi po ako para po akong nakadrugs nung panahon na yan. Ni hindi po ako makaihi kasi sobrang hilong-hilo ako. Hanggang sa dumating na naubos na po yung antibiotic na yan, na kailangan po daw, meron pa akong ibang test na gagawin sa akin. Hanggang sa pinayagan po akong umuwi. Ngayon po, in-ECG ako, in-X-ray ako, sinibisi po pa po ako. Hanggang sa sabi nila, hindi po pwede akong basta operahan. Ngayon po, nang in-X-ray ako, ang masakit din po sa akin, tanggap ko po na meron akong sakit sa gallbladder ko na gallstone. Ang hindi ko po matanggap na ang resulta sa X-ray ko ay meron po daw akong tuberculosis. Na malaman ko meron pa akong tuberculosis, halos parang pinagbaksakan ako ng langit at lupa. Sobrang iyak ko sa mahal na Panginoon. Hindi ako nagtanong kung bakit mahal na Panginoon nangyari ito. Ang sabi ko sa mahal pa, patuloy mo akong pangawakan. Wala akong magagawa kundi ang kumapit, manalig at samandig sa'yo, mahal na Panginoon. Kaya nung time na yan, kailangan ko po daw magsagbit ng phlegm ko para malaman nila talaga may tuberculosis po ako. Ngayon po sabi ko, umiiyak ako sa loob ng kwarto ko. Mahal na Panginoon, kung kulang pa ang pagtitiis ko dahil sa mga karamdaman ko, dagdagan mo pa ang pagtitiis ko. Sabi ko ganun, kasi kung ako lang hindi ko kayang gawin, patuloy mo akong panghawakan. Hanggang sa nagsagmit na po ako ng blem sa kahabagan at kapurihan at kadakilaan ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus, nag-negative po ako sa tuberculosis na yan. Hallelujah, praise the Lord. Dahil po yan sa panalangin ng ating mahal na pastor, doon po naman sa gallbladder ko na nagkaroon po ako ng gallstone, sa sobrang sakit po na talagang buong magdamag, hindi po ako pinatulog, hindi po ako pinakain. Gusto ko bang matulog, pero talagang hindi kaya. Halos pakiramdam ko, sasabog ang akin dyan. Ngayon po sabi ko, siguro kung wala ako sa mahal na Panginoon, healing na ako ng mercy healing kasi hindi ko talaga kaya. Wala naman pong problema sa pera para magpa-opera. Pero tinuro ng ating beloved pastor, sa mahal na Panginoon ka magtiwala. Dahil higit na magagamot ang ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Kaya po sa himalang kaparaanan ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus, tunay pong instant pinagaling po ako ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Kapuri-puri at kamanga-manga ang dakilang gawa ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Hallelujah! Ganun din po kasi nung mga panahon na yan, nang pababa pa lang po ako ng ospital, hindi ko matanggap na nakasakay ako sa wheelchair. Tinataklobang ko po ang mukha ko kasi hiyang-hiya ako sa malapoy. Sabi ko, malapoy noon, anong ginagawa ko dito? Dapat nag-share ako na ang Diyos namin ay totoong manggagamot. Pero nandito ako, wala akong magawa. Kaya talagang tunay ang ating pinakamamahal na Panginoon. Manalig ka lang, hindi kanya bibiguin. Talagang totoo nga Diyos natin ay higit na makapagyarihan sa lahat. Hallelujah, praise the Lord. Ibahagi ko rin po na bago po ako makarating dito sa Jesus Miracle Crusade, nagkaroon din po ako na demon possess po ako na mga panahon na yan. Nung high school ako hanggang sa nag-college ako, ibig sabihin po, twice o thrice po ako na demon possess.
Talagang hindi po ako, talagang pinagaling ng mga alboral yung sinasabi nila. Andiyan po kung ano-ano po mga tinuturok sa akin. Talagang hirap po ako noong mga panahon na yan. Pinubuhat po ako ng mga belabid kuya ko, pero nagtataka sila, sobrang bigat ko. Hindi nila ako makaya-kaya noong mga panahon na yan. Ngayon po, una po na sa ibang beloved mother ko, hanggang ako po ang huling-huling na save sa labans namin. Tunay po na mapunta po ako sa Jesus Miracle Crusade International Ministry. Tunay na po yung standman, Panginoon. Talagang ako'y pinalaya sa pagkakaanop ko po ng demon possess. Hallelujah! Ngayon po, one time po, pauwi na po ako sa bahay. Galing po ako ng practice. Habang naglalakad na po ako ng pauwi sa amin, naramdaman ko po may sumusunod sa akin lalaki. Ngayon, nagre-rebuke naman po ako na nanalangin. Hanggang sa paglingon ko sa lingod ko, sinunggaban po ako ng lalaki. Talaga po nagre-rebuke ako, nang lalaban po ako. Noong mga panahon na yan, tatlong beses niya po ako sinuntok sa aking mukha, sa aking kanan pisngi. Talagang hindi ko po naramdaman na talaga po ako'y sinusuntok hanggang sa napatumba po ako. Kaya lang po ako napatumba dahil natapilok po ako noong mga panahon na yan. Hanggang sa naalala ko nung pag-uwi ko sa aming tahanan, sandali, sinuntok nga pala ako ng tatlong beses nung hold upper. Sabi kong gano'n, nung tumingin po ako sa salamin, sa kabutihan at pag-iingat ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus, nipasa po, wala po ako nakuha sa pagsuntok sa akin ng lalaki yan. Tunay po ang pag-iingat ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Ganun din po, one time din po papunta ako sa kuya ko. Nakatricycle po ako, nagtataka po ako kasi imbis na pakanan po siya, kumaliwa po siya, kinutuban na po ako. Sabi ko, bakit kumaliwa siya, ganun na liblib yung lugar, madamuhan. Sabi ko ganun, nanalangin po ako, mahal na Panginoon, pag-ingatan mo ako, huwag mong pahintulutan na may mangyari sa akin. Tunay nga po na andyan ang pag-iingat ng ating pinangamamahal na Jesus. Sa pagsisisit sa pananalangin, kusa pong ipinalik ng driver na ihatid ako sa bahay ng kuya ko. Hallelujah! Praise the Lord! Sa mga pagpapala naman po, isang beses po nasa mall ako na nakatayo habang may kausap po ako sa cellphone ko. Ngayon po, paglingon ko or pag yung mata ko po, napababa po yung paningin ko. Nagulat na lang po ako, may pera po dun sa kinatatayuan ko. Nagpupuri ako, nagpapasalamat sa mahal Panginoon sa pagpapala na kuha ko yan na medyo malaki po. Talaga pong iba po ang magpalas ang ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Ganun din po ang isi-share kong pagpapala ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Ako po ay nag-finance sa isang business na hindi po alam ng loved ones ko yan. Nag-finance po ako. Sa kapurihan ng ating pinakamamahal na Panginoon, hindi ko po talaga tinatrabaho yung business na yan. Meron po talaga nagtatrabaho po dyan sa business na hinahawakan ko. Ngayon po, every Sunday po, tumatanggap po ako ng aking kita na talaga totoong hindi nagkukulang ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Ang great provider po talaga natin ay ating pinakamamahal na Panginoon Jesus po lamang. Nagpupuri rin po ako, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Hindi man po karapat-dapat ay 19 years na po akong ginagamit sa banal na ubusan ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Maraming salamat po, mahal na Panginoon, sa lahat ng pagpapala, sa lahat ng himala, sa lahat ng kagalingan ko at kagalingan ng aking loved ones, mahal na Panginoon, higit sa lahat sa pagpapalang espiritual. Hallelujah! Kaya ang pinakamataas na pagpupurit, pagluwalhati, pagdakila at pagsamba ay sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus po lamang.